Saga ang naghintay at bumilad sa araw ang maraming Marcos loyalists, mapanood lamang ang panunumpa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ilan naman, hindi man personal na nakadalo, ay labis pa rin ang tuwa sa inaugurasyon ng bagong Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. Ang mga linyang yan ang pinanghawakan ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos mula pa noong kampanya. Kaya naman hanggang sa siya'y makapanumpa, hindi siya iniwan ng marami niyang loyalista. Ang pangarap niyo ay pangarap ko. Tinikman ng araw, hindi sila umalis sa paligid ng National Museum hanggat hindi nasisilayan ang bagong Pangulo. As in Pilipina, ang tagal ko rin sa Japan, yung culture ng Philippine, hindi ko napipil. Eh ngayon, ang tamang panahon na ipil ko yung kasuotan natin. Alam po ba ninyo, nag-tricycle ako. Pagkatapos mag-tricycle, nag-jeep ako. Suot ko ito. Nag-jeep. Tapos, pagdating sa top, nag-tricycle ulit ako. Ang isang ito, nakagaon pa sa inaugurasyon. Medyo nagkasira-sira na nga eh, pero okay lang naman, carry lang. Para mapansin nila Sir BBM, bukod doon, to inspire for our Filipino supporters of Bongbong Marcos and Inday Sara Duterte to amaze them. Ang iba naman na team bahay na lamang, labis pa rin ang tuwa sa pagiging opisyal ng Pangulo ni BBM. Gaya na lamang ng history teacher na si Maylene na lady attendant sa Malacanang noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tandang-tanda pa raw niya kung paano makitungo sa kanila noon ang batang Bongbong. Teenager na siya noon. So, ang ano niya noon, nag-serve siya as a governor dito. Pangiti-ngiti lang yan. Wala siyang ano sa amin. Wala siya. Mabait talaga sila. Isa ng guro sa kasaysayan si Maylene. At ang mga tinuturo raw niya sa kanyang mga estudyante, ang mabubuting nagawa ng mga Marcos. Para kay Teacher Maylene, ito ang katotohanan. Kasi sabi niya magnanakaw, hindi yan totoo. Wala tayong prueba nga nagnakaw, hindi yan totoo. Puro black propaganda ang ginagawa nila yan. Ang dati rin katrabaho ni Maylene na si Flor Garcia, umaasang mabibigyan ulit ng pagkakataon na makapagsilbi sa unang pamilya. We are preparing our resume. Hanggat malakas pa ako, kaya ko pa magtrabaho, andyan ako sa kanya. Taga-suporta rin ng pamilya Marcos si Irene at ipinakita pa niya sa amin ang isa sa mga iniingat-ingatan niyang Marcos memorabilia. This is the inauguration of our town in Ilocos Norte. So, this one is my grandfather who is the founder of our town. Beside him is former President Ferdinand Marcos Sr. This one is my dad. Pag tuwing nakikita to ng mga relatives ko, because this is the original photo, naluluha sila agad. Ayon sa historia na si Xiao Chua, malalim ang pinag-uugatan ng suporta ng Marcos loyalists. Sa klaw nito, hindi lamang ang mga nabuhay at nasilayan ang patas militar. Dahil nga, bagamat hindi sila isinilang noon, may mga magulang sila na nagre-reinforce ng mga nakikita nila sa mga video. Pero sa huli, ang mga magagawa raw ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas ang magdidikta kung mananatiling loyalista ang mga supporter nila. Kung magiging maganda ang epekto nito, syempre, magiging loyal ang marami sa mga ito. Na totoo lang, ang mga Pilipino naman kasi, they will side with the winner. Kung baga marami dyan ay hindi talaga rabid supporters. The rabid supporters will be faithful to the end. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.